Sa video na ito ay pag-aaralan ang multimedia, mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Mga layunin, nabibigyang kahulugan ang mga linggo o termino na ginagamit sa mundo ng multimedia, na iuulat ng maayos at mabisa ang nalikom na dato sa pananaliksik. Nagagamit ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, komentaryo at iba pa. Nagagamit sa iba't ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon, balbal, kolokyal at banyaga. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay ang paggamit ng iba't ibang paraan para makapagdala ng impormasyon sa ibang tao. Pwedeng ito ay digital, gaya ng audio, video, animation at mga interactive. At sa paraan naman na nakaprint tulad ng mga popular na babasahin, halimbawa nito ay ang tabloid, comics at magazine. Ano ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon? Una ay ang balbal. Sa salitang Ingles ay slang. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Mga halimbawang salita. Pangalawa ay ang kolokyal. Ito ay ang pakikipagtalastasan na ginagamit sa pang-araw-araw. Mga halimbawang salita. Pangatlo ay ang banyaga. Ito ay mga salitang mula sa ibang bansa. Karamihan sa mga ito ay pangalang tiyak, wika, technical, pang-agham, simbolong pang-matematika, o mga salitang banyagang walang salin sa wikang Filipino. Mga halimbawang salita. Ano naman ang iba't ibang estratehiya ng pangangalap ng mga datos o impormasyon sa pagsulat? Una ay ang pagbabasa. Ito ay mabisang ginagamit sa pagpapalawak ng isang paksang isusulat. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga aklat at iba pang materyales na matatagpuan sa aklatan o internet. Pangalawa ay pakikipanayam. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan sa mga taong malaki ang karanasan o awtoridad sa paksang inihahanap ng mga impormasyon. Pangatlo ay pagtatanong. Sinasagot sa pamamagitan ng mga tanong ang isang tiyak na paksang nais isulat. Pang-apat ay obserbasyon. Isang paraan ng pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao, o pangkat at pangyayari. Panlima ay brainstorming. Mabisa itong magagamit sa pangangalap ng opinyon at katwiran ng ibang tao hinggil sa isang paksa. Pang-anim ay pagsusurvey. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagpapasagot ng questionnaire sa isang grupo ng mga respondent. Pampito ay immersion. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng sadyang paglalagay sa sarili sa isang karanasan o pakikisalamuha sa isang grupo ng tao. Pangwalo ay pag-eeksperimento. Sa paraang ito, sinusubukan ng isang bagay bago sumulat ng akda. Madalas na ginagamit sa pagsulat ng mga sulating siyentipiko.